Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat doon sa 10 sumagot. Good morning. Mukhang nakatulog. Una, sino ang nakakumpleto? Nasa 5 umaga na po tayo, 5 madaling araw. Taas nga ang kamay ng nakakalima na. Wow, palakpakan natin yung mga masisipag gumising. Apat na araw na lang, no? Pasko na. Mga ginigilig kong kapatid, matapos na tanggapin ng anghel ang matamis na oo ni Maria, ang sabi dito sa Ebanghelyo, at nilisan siya ng anghel. Umalis si Gabriel sapagkat nakuha na niya ang kanyang minimithing oo ni Maria. Tapos na ang kanyang misyon. Babalik na siya sa Diyos at sasabihin, mission accomplished. Pero para kay Maria, ito'y simula pa lamang ng kanyang misyon. 9 matapos na ibalita sa kanya na siya'y magiging ina ng Diyos, dadalin niya sa kanyang sinapupunan ang kataas-taasang anak ng Diyos. Simula pa lamang ito ng kanyang pagiging ina. At sa mga karanasan niya sa pagiging ina ng Diyos na nagkatawang tao, marami siyang matutuklasan. Hayaan ninyo akong magbigay ng 2. Ang unang matutuklasan niya batay sa kanyang mga karanasan ay ito, na ang kanyang pag-oo sa anghel ay hindi natatapos sa iisang pag-oo. Her yes, her big yes to the angel will be followed and supported with several simple yeses. Ang pag-oo niya'y hindi lamang pangminsanan. Bakit? Sapagkat kinakailangan pa rin niyang araw-araw na umoo sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan niyang ibigay ang kanyang oo sa kanyang paglalakbay patungo sa Bethlehem kasama si Jose habang siya'y kagampan. Alam niyo, nakatayo na po ang Belen. Ang ganda ng Belen. Pero alam nyo, meron tayong tendency to romanticize the nativity scene. Magandang mga imahen, magagandang mga damit, magagandang mga dekorasyon ng Belen, mga sariwang bulaklak. Pero hindi yan ganyan nung unang Pasko. Wala nga silang matuluyan. Hirap na hirap si Maria sapagkat siya'y kagampan at wala silang mapuntahan. Hangga sa bandang huli, kinakailangan na lamang bigyan nila ng satisfaction ang kanilang sarili sa isang kulungan ng mga hayop. Mary had to say her yes to that. Ganun din, matapos na siya'y ipanganak at ang isang sanggol ang ibinigay sa kanya, kinakailangan pa rin niyang sumang-ayon sa kalooban ng Diyos na sila'y umalis sa Bethlehem, pumunta sa Ehipto, sapagkat may banta sa buhay ng kanyang sanggol. Kinakailangan pa rin niyang mag-yes. Kinakailangan pa rin niyang mag-yes sa kalooban ng Panginoon nung ang kanyang binatilyong anak ay nawala sa templo. Nagpaiwan sa templo, 3 silang naghahanap. Nababagabag ang kanyang puso sapagkat ang kanyang anak ay hindi niya makita. Nandoon pa rin ang kanyang oo nung si Jesus ay lisan ang kanilang tahanan upang magsimula ng pangangaral bilang manunubos. Mary had to say her yes to that. Hanggang sa
Kalbaryo. Nung pasanin ni Jesus ang kanyang krus, nung siya ipako sa krus, nung siya mamatay sa krus, nung siya ay kunin ng kanyang ina at ilagay sa kanyang kandungan ng walang buhay, kinakailangan pa rin umoo ni Maria sa kalooban ng Panginoon. Kaya natuklasan ni Maria na hindi lang pala minsan kang oo-oo, kinakailangan paulit-ulit ang pagsang-ayon mo sa kalooban ng Diyos. Our big yes must be accompanied by our small yeses. May mga mag-asawang naririto. Kinasal kayo sa simbahan. Bakang iba pa nga sa inyo, dito ikinasal sa loob ng Manila Cathedral. Natatandaan ninyo nung kayo ikasal? Hindi ba't ang sabi niyo, I do? Yes, I do. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging iyong asawa panghabang buhay? Yes, I do. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging asawa mo habang buhay? Yes, I do. Meron pa kang paluhaluhayan, no? Okay. Oh, ang make-up baka mabura, no? Yes, I do. Pero hindi natapos yun sa isang araw ng yes. Araw-araw, mula nang kayong ikasal, kinakailangan umoo pa rin kayo. Kinakailangan pa rin kayong magbigay ng pagsang-ayon sa gusto ng Diyos sa inyo bilang mag-asawa. Kinakailangan umoo ka pa rin at gumising sa umaga upang magtrabaho o kaya ay gumising sa umaga upang ipaghanda ng makakain ang iyong pamilya. Kinakailangan mo pa rin umoo sa relasyong ito kahit na kung minsan ay nahihirapan ka na sapagkat minsan ibinigay mo ang iyong oo sa harap ng altar, sa harap ng Diyos. At yung pag-oong iyon ay kinakailangan ding samahan ng paghindi. Dahil nung umoo ka sa iyong mapapangasawa, when you said yes to your future spouse, sinabi mo rin sa iyong mga ibang manliligaw, no to you. Di ba? Nung umoo ka sa iyong asawa, humindi ka na rin sa buhay binata o buhay dalaga. Ayan ang komisyon na nakakalimutan natin. Ang pag-oo natin ay may kaakibat na paghindi. Umoo ka na sa isang lalaki o umoo ka na sa isang babae, hindi ka na pwedeng umoo pa sa iba. Kaya maraming relasyon ang nasisira. Dahil umoo ka na sa isa, oo ka pa rito, oo ka pa rito. Kaya nagkakahiwalay. By the way, nagkabalikan ba? No? Hindi ko alam eh. Ano bang latest? Yun ang misa na nakakalimutan natin. Namamangka tayo sa dalawang ilog. Hindi. Umoo ka na sa isa, nangangahulugang hindi ka na sa iba. Umoo ka na sa buhay may asawa, kinakailangang humindi ka na sa buhay na parang binata ka pa rin o dalaga ka pa rin. Ganun din sa mga pari, sa mga madre, sa mga nasa buhay relihiyoso. Noong 1985, dito mismo sa altar na ito, dumapa kami at tinanggap namin ang ordinasyon ng pagkapari. We said yes to the invitation. Pero yung pag-oong yon, nangangahulugan din yon ng hindi lamang misang pag-oo. Akala ba ninyo natapos yung oo ng pari nung araw na siya maging pari? Hindi. Simula lang yon. Kinakailangan umoo siya sa maraming bagay. Kinakailangan umoo siya
sa gusto ng obispo. Pag sinabi sa iyo ng obispo, Father, aalisin na kita dito sa parokya mo. Lilipat na kita sa ibang parokya. Bibigyan na kita ng ibang assignment. Kahit na masaya ka pa doon sa parokya mo, kahit na ayaw mong umalis, kinakailangan umuo ka sapagkat yun ang gusto ng Diyos. At darating ang panahon, 5 taon mula ngayon, aalis ako dito sa Manila Cathedral. Pag sinabi ni Cardinal, Father, tapos na ang termino mo sa katedral. Kahit na masarap dito, kahit aircon dito, no? Kinakailangan umuo ako. Sapagkat kasama yon ng pag-oo ko sa araw ng aking ordinasyon. Ganun din. Kahit nang sarap-sarap matulog eh, kinakailangan gumising ako ng 3:30 para bumangon. Oo, sa pagdiriwang ng banal na misa ng 4:30. Although, mas mahirap yung mga ibang kapatid kong pari. Ako, 5 minuto lang, nasa baba na. Yung iba, maglalakbay pa. Sakay ng kanilang mga motorsiklo sa mga liblib na lugar para magmisa ng simbang gabi at dadatnan mo doon mga 20 tao. Eh pero, bahagi yun ng pag-oo mo eh, bilang pari. Bahagi yun ng pag-oo mo bilang alagad ng Diyos. Kahit mahirap, oo-oo ka rin. Sapagkat misang ibinigay mo ang iyong oo sa Diyos sa harap ng altar. At yung oong yon ay nangangahulugan din ng paghindi ng isang pari sa buhay may asawa, sa buhay ng pagkakaroon ng pamilya. Sa totoo lang po, minsan, pag nakakakita ako ng mga mag-asawa na may bit-bit-bit-bit na sanggol na bagong panganak at ilalapit pa sa akin, Father, paki-bless naman ito. Ako naman, parang tanga, magbe-bless, no? Pero, minsan, may kirot sa puso eh. Pwedeng maging anak ko to eh. Pwedeng maging ako to eh. May pamilya. Eh pero tinalikuran ko na yon. Tinalikuran na yun ng mga pari. Tinalikuran na rin ng mga madre. Yung mga madre ito, magaganda naman, no? Pero, dahil umuo sila sa mahal sa Panginoon, kinakailangan tanggihan nila ang buhay pag-aasawa. Hindi pwedeng umuo ka pagkatapos umuo ka pa rin dito. Gulo yun. Pero of course, kapag nakita ko na yung batang umiiyak at hindi alam ng nanay ko anong gagawin, nawawala na rin yung inggit ko, no? Pero nandoon paminsan-minsan yung pagtatanong, ano kaya kung nag-asawa ako? Ano kaya kung ako'y nagkaroon ng pamilya? Pero wala na yon sapagkat minsan ako'y umuo. So yun ang unang natuklasan ni Maria. Hindi lang pala minsan ang oo, may kasama pang iba na pag-oo at pag-hindi. Ang ikalawang natuklasan ni Maria ito, hindi porke paborito ka ng Diyos, ligtas ka sa paghihirap. Sabi sa Ebanghelyo, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Kinalulugdan ka ng Diyos. Parang sinabi ng anghel kay Maria, paborito ka ng Diyos. Pero anong naranasan ni Maria? Sarap? Hindi. Hirap. Paglalakbay sa kagampanan, pagtakas patungo sa Ehipto, pagiging single mother dahil namatay na si Jose, bago pa man nagsimulang mangaral si Jesus, makita ang kanyang anak na namamatay sa krus. Baka siguro sinabi ni Maria, akala ko ba kinalulugdan ako ng Diyos? Eh bakit ganito? Well, I tell you why.
Hindi porke paborito ka ng Diyos, excuse ka sa paghihirap. Ganun din tayo. Huwag niyo sabihin, Lord, nakukumpleto ko ang ang simbang gabi, ha? Nakakalima na ako, no? Sana naman ay pagkaloob mo sa akin ang aking hinihiling. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng hinihiling nyo ibibigay. Hindi lahat ng ipinagnunubenan nyo ipagkakaloob. Hindi lahat ng inyong panalangin ay matutupad. Tanggapin nyo na yan. Hindi porke kayo'y nagsisimba, nagdarasal, nagpapakabait, nagkukomunyon, nagbibigay sa simbahan, no? Eh, exempt kayo. Exempt tayo sa paghihirap. Hindi. Our friendship with the Lord does not excuse us from sufferings. In fact, sabi ng Panginoon, anyone who wants to be my disciple must carry his cross. Kaya naman, tularan natin ang mahal na Birhen na patuloy na nagtitiwala kahit hindi lahat ng nangyayari sa kanya ay ayon sa kanyang kagustuhan. Yan. Diyan nagmumula ang pag-oo ni Maria, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, bandang huli, sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Those are words of someone who has faith in the Lord. At sana yun din ang maging mga salita natin. Narito ako, Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa gusto mo. Amen.